Magandang araw mga classmate. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay finding the value of NNR in permutation. Okay, umpisahan natin dito. So, find the value or find P or permutation of 5 taken 4 at a time. Okay, so based on our past lesson, ang una natin ginagawa kapag ganito yung given is identify natin ano yung N and R. So, in this case, ang N natin is 5. Ang R is 4. And then, we can substitute that dun sa ating formula ng permutation, which is equal to N factorial all over N minus R factorial. Okay. So, ang N natin uli ay 5. So, we'll have 5 factorial all over 5 minus 4 factorial. So, we all know that 5 factorial is the product of 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, ang 5 factorial natin is 120. At ang 5 minus 4, so we have 1. Then, ang 1 factorial still is 1. So, kapag sinimplify natin, so the answer is 120. Okay, so sa araling ito, meron akong isang paraan na ituturo sa inyo. So, aside dito sa paggamit ng formula. So, same procedure. So, ang given natin is permutation of 5 taken 4 ang inahanap natin. Again, so ang N natin ay 5, ang R ay 4. Okay, so dito sa baba, isulat lang natin dito N, dito R. Okay, umpisahan natin sa R. So, sa R, ang meron tayo ay 4. So, tandaan, kapag R, mag-uumpisa tayo sa 1, then matatapos tayo kung ano yung given na value ng R. So, in this case, ang R is 4. So, isusulat natin, mag-umpisa tayo sa 1 hanggang 4. Okay. So, sa N naman, kabaliktaran. So, ang N natin, nag-umpisa tayo sa 5. So, itatapat natin yun sa naka-column or align doon sa 1. So, mag-umpisa tayo sa 5, pababa. 5, 4, 3, 2. Then, i-multiply lang natin itong nasa N. So, 5 times 4. So, this is 20. 20 times 3, 60. 60 times 2, we have 120. Still, we'll come up or we'll have the same answer. Okay, so for our second example, we have permutation of 7 taken 3 at a time. Again, 7 yung N, then yung R natin ay 3. So, substitute lang natin sa formula. So, we'll have N factorial or magiging 7 factorial all over 7 minus 3 factorial. Okay. Ang 7 factorial, so we can write that as 7 times 6 times 5 times 4 factorial. Kasi stop tayo sa 4 factorial because 7 minus 3 is 4. So, ang magiging denominator natin dito, 4 factorial. So, pwede na nating i-cancel ito. So, ang matitira lang, 7 times 6. So, we have 42 times 5. So, this is equal to 210. Again, so kung gagamitan natin nung trick or number trick na naipakita ko kanina, so ang N natin uli ay 7, ang R ay 3. Sulat natin dito N, dito ang R. So mag-uumpisa tayo, sabi ko sa R. So mag-uumpisa tayo sa 1 hanggang makarating tayo sa 3. So we have 1, 2, 3. Then followed by yung N or yung value naman ng N. So ang N natin again is 7. So, isusulat natin siya sa tapat ng 1, 7, 6, 5. Basta siya ay descending
order or nababawasan ng isa yung magiging value natin ng n. Then, multiply lang natin. So, we have 7 times 6, 42 times 5. So, this is still 210. Same dito sa nakuha natin nung ginamitan natin ng formula. Okay, so para sa ating pangatlong problem, so kung mapapansin nyo, given we have permutation of 7, taken r at a time is equal to 840. So in this case, we all know that we have the value of n as 7 and then yung r natin ang missing. Then given din yung value nung permutation which is equal to 840. Okay, so balikan lang natin yung formula kasi that will be of great help kapag tayo ay nagsosolve ng mga ganitong klase ng problem. So, ang formula natin again is for permutation of n taken r at a time. So, we have n factorial all over n minus r factorial. So, substitute natin. So, we have now para dito, ang given is 840. So, we'll replace that by 840. Kasi based on the given, so ang value niya is 840. So, equals to, ang n natin is 7. So, magiging 7 factorial all over 7 minus r factorial. Okay. So, in this part, so we can perform cross multiplication. So, we'll have 840 times 7 minus r factorial equals to 7 factorial. So, palitan na natin. Kasi ang 7 factorial, kapag sinimplify natin, so this is equal to 5040. Then, we can divide both sides this time by 840. So, kapag dinivide natin both side ng 840, so ito pwede na natin i-cancel sa left side. Ang matitira is 7 minus r factorial. So, yung right side, so ang matitira is 6. Okay. So, tingnan pa natin kasi pwede pa natin i-simplify yung 6. So, pwede natin siyang isulat as 3 factorial. Kasi 3 times 2 is 6 times 1 is 6 pa rin. So, ibig sabihin 6 is equal to 3 factorial. So, in that case, pwede na nating makancel itong factorial sign na nandito. So, ang matitira na lang ay 7 minus r equals to 3. And then, we can now manipulate this equation for us to get the value of r. So, we can apply addition property of equality o yung tinatawag nyo classmate na transpose o pagtatranspose. So, pwede natin itranspose yung 3 sa left side. So, magiging 7 minus 3. And then, yung r sa right side, kaya magiging positive ang r. So, 7 minus 3, we have 4. So, by commutative property, so we have r equals to 4. Sabihin, nakuha na natin ano yung value nung r, which is 4. Okay, so ang question, so pwede ba natin gamitin yung number trick na ginamit natin sa first two example? Okay, so let's try. So, sulat lang natin. So, we have permutation of 7 taken r at a time equals to 840. So, in this case, ito yung n, again, ito yung r. So, this time, ang nawawala yung r. So, dahil meron tayong value ng n, which is 7, so, mag-umpisa tayo dito sa 7. Sulat natin 7. Then, bawas tayo ng isa, multiply natin, so that is 7 times 6. So, ang sagot is 42. So, wala pa tayo sa 840. Dapat makuha natin yung product dito na 840. So, 7 times or 42 times 5 or 7 times 6 times 5. So, this is equal to 210. So, malayo pa.
times pa tayo ng isa, 4. So 210 times 4, check natin. So this is 0, this is 4, this is 8. Okay. Stop na tayo sa 4. So nakuha na natin yung 840. So ibig sabihin, pwede na nating numberan. So this is 1, 2, 3, 4. So yung pinakamataas, so yun yung value ng R. Still, yun, parehas pa rin dun sa nakuha natin. Okay, so for our fourth problem, permutation of 8 taken R at a time equals to 6,720. Okay. So this time, ang gamitin natin yung number trick na ginamit natin previously. Again, so ito yung N, ang missing ay R. So isulat natin dito sa baba ang N, dito yung R. So sa N, mag-uumpisa tayo sa 8. So we have 8 times 7. So this is 56 times 6. This is 336 times 5. So this is equal to 1,680. Kapag na-times pa natin sa 4, so yun na, ang magiging sagot na dito is 6,720. Okay, so bilangin natin. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ibig sabihin, ang R natin is equal to 5. Okay, so you can check this using the formula. Tingnan nyo kung ang makukuha talaga natin dito ay 6,720. So, pwede nyong i-check. Okay, so for our fifth problem, so we have permutation of n taken 3 at a time equals to 60. So, this time, meron tayong value ng r, so ang nawawala yung value ng n. Okay. So, ipapakita ko muna yung usual way na ginagawa kapag nagsosolve. So, again, ang formula natin is permutation of n taken r at a time is equal to n factorial all over n minus 3 factorial. So in this case, ang value nun ay 60. So we're going to equate 60 to n factorial all over n minus 3 factorial. Okay. So dahil yung n factorial, pwede natin siyang isulat as product of n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 factorial, kasi pwedeng umabot pa yan indefinitely, or kasi yung factorial decreasing. So tumigil lang tayo sa n minus 3 factorial para ma-cancel natin yung denominator. Okay, so what we have now, we have 60 equals to n times n minus 1 times n minus 2. Okay, so there are several ways for us to simplify this kind of equation. So yung una, pwede nating i-multiply itong tatlong terms na to, and then we will come up with a polynomial equation, and then gagamitan natin siya ng rational root theorem. Okay, so maybe that will be a too much task. Ano? So padadaliin lang natin. So dahil lang n times n minus 1 times n minus 2, so nangangahulugan ito, 3 consecutive numbers. Okay. So ano yung tatlong magkakasunod na number na kapag minultiply natin, ang magiging sagot is 60. Okay. So, try natin ang 5. So, 5 minus 1, we have 4. 5 minus 2, we have 3. Okay. So, ang 5 times 4, 20. 20 times 3, 60. So, ibig sabihin, tama yung equation natin. Question, so ano yung value ng n? So, in this case, ang value ng n natin ay yung pinakamalaki, which is 5. Ibig sabihin,
We have here permutation of 5 taken 3 at a time is equal to 60. So, pwede nyong i-check gamit yung formula. So, paano naman ginagamit dito yung number trick? So, almost the same. So, ang n natin dito ay missing. So, ang meron lang tayo dito ay r. So, ang r natin is 3. So, bilang lang tayo. 1, 2, 3. Okay. So, dahil meron tayong tatlong r, ibig sabihin, meron siyang tatlong number na katapat sa n. So, same situation dun sa ginawa natin dito kanina. So, mag-iisip lang tayo ng tatlong consecutive number na kapag minultiply natin, ang sagot is 60. And that is 5 times 4 times 3. Okay, so in this case, ang value ng n natin ay yung pinakamataas, which is 5. Okay, so for our last example, we have permutation of n taken 4 at a time equals to 3024. Again, so ang gamitin natin dito ay yung number trick na ginagamit natin previously. Okay, so again, ang n natin is missing. So ang r lang natin ay given na 4. So we have 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, ang hahanapin natin ay apat na consecutive numbers na ang product is 3024. Okay, so although na-solve ko na ito kanina, so we'll start. By the way, ang gagamitin talaga natin dito is trial and error. So kung ayaw nyo mag-trial and error, so balikan natin yung problem kanina. So, pwede nyong ituloy ito at gamitan ng rational root theorem and then para makuha yung desired root. So, another way, itong ginagamit natin na number trick. So, yung apat na number na yon ay 9 times 8 times 7 times 6. Okay, so kapag minultiply natin yan, so, ang sagot is 3024. So, ibig sabihin, anong value ng n natin? So, yung pinakamataas, which is equal to 9. Okay, so pwede nyong i-check gamit yung formula. Okay, so that's it. I hope ay meron kayo natutunan sa lesson natin ngayong araw and feel free to share this video to others, especially sa iba pa nating classmate para mas marami pa tayong matulungang iba. Until next time!